Nakahanda na ang pulisya para sa mga magkikilos protesta ngayong araw ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumustahin natin yan live sa Quezon City. May unang balita si James Agustin. James? Susan, good morning. Kadarating lamang dito sa baging ito ng Commonwealth Avenue na sakop ng Barangay Old Balara, Quezon City, nung ilang miyembro po ng Bayang Southern Tagalog kung saan sila magsasagawa ngayong umaga ng kanilang programa na tinatawag nila na State of the Region Address o SORA. Pero ilang metro lamang ilayo nito, Susan, mula doon sa Diliman Doctors Hospital kung saan kanina madaling araw pa lamang ay nakahanay na at nakapwesto ang mga pulis. Mahigit 2,000 pulis ang nakadeploy doon sa lugar. Kabilang dyan ang Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Mayroon din mga pulis mula sa Southern Police District, Manila Police District, Northern Police District, Calabar Zone at Central Luzon. Ang MMDA maaga rin naglatag ng mga concrete barriers sa 3 lane ng kalsada. Hanggang doon lang papayagan ang mga magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Mahigpit naman ang bilin ng SABTAS Unit Commander sa mga nakatalagang pulis, pairali ng maximum tolerance sa lahat ng oras. Yung observance of human rights and then yung maximum tolerance, yun ang in-observe natin dito. And any instruction na manggagaling sa high quarters, yun ang susundin namin. Samantala, Susan, ayan, nagmamarcha na patungo dito sa era na ito ng Commonwealth Avenue, yung ilang miyembro ng Bayan Southern Tagalog na magsasagawa na nga ng kanilang programa, yung tinatawag nila na SORA. Sila'y galing po sa UP Diliman kanina at dumiretso sila dito sa lugar para magsagawa ng programa ngayong buong umaga. Sa daloy ng trapiko naman po dito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue na patungo sa area ng Fairview ay maluwag pa naman sa mga oras na ito. Yan muna yung latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.